Sorry, sorry. Sino ba yan? Si Raymond, utol ko. Ang kulit niya kasi. Sorry talaga. Okay lang. Pinayakap mo ko ng ganito. Pakiramdam ko, palagi akong safe. Talaga naman. Basta kasama mo ako. Safe ka. I'll make sure of that. Ganda naman dito. Oo nga eh. Ang hangin, no? Sabel, pagkatapos kasi ng graduation, babalikin na ako sa Manila eh. Uy, pero huwag ka mag-alala. Every weekend, uwi ako dito para makita pa rin tayo. Alam mo, Dito, huwag ka nang mangako. Sa lahat ng ayoko yung mga nangangako, tapos di naman tinutupad. Pagbalik mo ng Maynila, wala na. Busy ka na, tapos makakalimutan mo na ako. Uy, hindi ha. Sabi hindi naman ako ganun eh. At hindi ka ganun lang para sa akin. Alam mo ba? Ang ganda-ganda mo. Nung muna kita makita, iba na yung nararamdaman ko para sa'yo. Tuwing kasama kita, ang saya-saya ko. Dahil makulit ako? Dahil napapatawa kita? Hindi lang. Dahil mahal kita sa Bella. Isabel! Oo nga anak, eto nga, pinililinis ko na yung bakuran. Ah, talaga? Naku, siguradong matutuwa at magugulat si Isabel sa sorpresa mo, anak. Oo. Ay, naku, andito na pala ang anak mo. Oh, ano, gusto mo kausapin? Oh, sige. Oo, oo naman. Isabel! Isabel ang nanay mo! Choleng, mukhang masama ang timpla ng anak mo ngayon. Alam mo ba itong mga huling araw? Ha? Mukhang may baltik siya. Oo. Surprise! Ma? Ma, anong ginagawa mo dito? Dito, hindi ka ba masaya na nakabalik na kami galing Amerika? Ang
Ma, kumusta na kayo? Nagamot na po kayo? I'm feeling better. Ikaw, kamusta ang pag-aaral mo dito? Mabuti naman po. Si Papa? Ayun, pumunta na agad sa factory. Si Raymond? Tol! Tol! Basta! Ang boring naman dito. Wala bang hot chicks dito? Raymond, kailan ka pa talaga magbabago? Ma, anong gusto niyong hanapin ko? Hot boys? Joke lang, Ma. Kailan ka pa talaga magiging seryoso sa buhay, ha? Dido, alam ba tong kapatid mo? Puro alanganin ng mga grades na hindi pa alam kung makakapasok sa college. Eh, Ma, pwede naman tayo bumili ng sarili nating college, ha? Joke lang ulit, Ma. Dido? Dido? Ma? Hindi ka ba masaya na nandito kami? Dito pa rin ho ba nakatira si na Chola yung Asuncion? Nako, hindi ko na po sila nakikita buwan na umalis sila sa bahay na to. Ganun mo ba? Saan ho kaya sila lumipat? Hindi ko ho alam kung saan sila lumipat. Sige po, may gagawin pa po ako. Salamat. Hindi naman ako katulad mo na lahat na lang na babae pinapormahan. Ibang klase si Isabel. Ibang klase? Dahil probinsyana. Ano ka ba? Pare-pares lang ang babae, no? Kapag nagpalik na, yun na. Hindi siya ganun. Eh kaya nga siguro nagalit sa akin dahil hinarikan ko eh. Eh baka naman kasi hindi ka masarap pumalik. Kaya nagalit. Ano mo, sira ulo ka talaga. Kahit kailan. Kaya ka napapagalitan ni mama eh. Masama pinaghihintay ang Gracia. Ala, hindi lang ho ako kakain. Ano ba nangyayari sa'yo? May problema ba? Lalabas na hula. Magmula na mag-resign ang supervisor natin dito sa Santa Elena. Hindi lamang naging mabagal ang production, hindi rin naayos ang quality control ng ating produkto. Kailangan natin ng isang tao mapagkakatiwalaan. Hindi lamang masipag, kundi marunong din makasama sa mga tao. We need someone like you, Jimmy, here in Santa Elena. Pero Papa, hindi naman kami magtatagal dito sa Santa Elena. We're here for dito, hindi para sa negosyo natin. Yeah. Ang negosyong ito para kay Dido at Raymond. Balang araw, sila ang mamamahala ng lahat ng ito. This is our family's legacy. Ayos yan, Lo. Alam ko na kukunin kong course sa college. Management. Para sa negosyo natin, Lo. Ikaw, Tol, management ka din. Para magkaklase ulit tayo. Papasok na si Dido sa seminaryo pagka-graduate ng high school. Margaret, I think Dido needs some time to think about this. Pero dapat noon pa siya pumasok sa seminaryo. Ang alam ko, ini-encourage nila ngayon ang mga bata na magtapos muna ng college para naman mature sila to make a decision. It has been decided years ago. Si Dido ang kapalit ni Kuya Julio. Kaya siya ang magpapatuloy ng bokasyon ng kuya. La? Mm. Kailan ho yung first kiss niyo? Bakit? La, sagutin niyo na lang. Siguro nahaligan ka na, no? La, hindi ho ah. Oh, huwag ganyan. La, ano kasi? Ano? Si Twinkle ho. Oh? Opo, nahalikan na siya nung lalaking umaaligid sa kanya. May umaaligid sa kanya? Kinikilig na ho siya sa atensyon na binibigay ng lalaki. Siyempre po kasi... Kasi gwapo. Mm-hmm. Mabait ho. Pero siyempre ho, crush lang. Tapos?
Kaya lang ho, nung hinalikan siya ng lalaki, para ho bang nagbago lahat? Anong bago? Parang naninikip at saka kinitrip yung dibdib niya. Yan din ang una kong naramdaman nung first kiss ko. At saka doon ko lang naramdaman talaga na mahal ko na siya. Kumain ka na, sige na. Opo. Sige, kain, kain, kain. Sarap pa naman ang ulam natin, oh. Tinan mo, oh. Abnormal ka. Nag-i-love you siya sa'yo. Kinis ka. Tapos umiyak ka. Eh, di ba gusto mo si Dido? Bakit ka naman tumakbo? Natakot ako. Natakot? Bakit? Ah, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko eh. Ano ba nararamdaman mo nun? Masaya. Tapos natakot ako. Eh, pero bakit ka ba naman natatakot nga? Hindi mo maintindihan, Twinkle. Hindi ka kasi iniwanan ng tatay mo. Ako, lahat na lang ng mahal ko sa buhay, iniwanan ako. Alam mo yan si Dido? Isang araw, alis na lang yan papuntang Maynila. Iwanan ako, masaktan lang ako. Alam mo, ang arte-arte mo. Sabihin mo na lang kasi sa akin. Masarap ba? Smack lang ba? Matagal ba? Wet kiss ba? Mabango ba hininga niya? Sabihin! Sabihin! Sabihin, sandali! Oops! Sandali lang. Siguro nga, bad breath ka, no? Paamay nga! Ari! Totoo ba yung sinasabi ni Lolo? Na balang araw, ako na rin magmamana ng negosyo nila. Akalain mo nga naman, oh. Big time na talaga tayo. Matagal pa yon, Raymond. Bago muna kasahan yon. Pero pwede ko nang paghandaan. Graduate ka muna ng high school nang walang bagsak at saka mo isipin yung kumpanya. Magpapari si Dido. At ako na talaga magmamana ng Salvation VCO. Eh pa, kahit naman pala hindi na ako graduate ng college, ayos lang eh. Kasi siguradong magkakatrabaho pa rin ako. Papa, hindi pwedeng manatili si Jimmy dito sa Santa Elena. Nakalimutan mo na ba? Ang inaalala mo ba ay ang babae niya dito sa Santa Elena. Wala na siya. Siniguro ko na rin na wala na siya sa wig factory na pinagtatrabahuan niya. Hindi, wala na nga sila sa dating nilang tinitirahan. Hindi, minsan hindi ako nagtanong sa'yo, okay, Jimmy? Tungkol sa ex-girlfriend niya. Kung anong pangalan niya, kung anong klaseng babae siya. Dahil hanggat wala akong alam tungkol sa kanya, pwede kong isipin na hindi siya totoo. Kalimutan mo na siya, Margaret. Wala na sila sa Santa Elena. Hindi na nila magugulo ang buhay ni Yori Jimmy. Okay? Ganda mo pa rin, anak. Tinan mo yan. Ako, Diyos ka. Nay, ipapakilala po ako sa inyo. Si Anton po. Welcome to Santa Elena, Anton. Hindi na po ako babalik sa Saudi, Nay. Gagraduate ng high school sa Sabel. Dito na lang kami. Eh, ano ba talaga ang balak ninyo ng boyfriend mo? Nay, hindi boyfriend. Parang asawa ko na rin si Anton. Asawa daw, sabi mo, anak mo. Ano po yan, Nay? Ang sabi ko, anong balak ninyo ng anak mo? Ng asawa mo? Eh, kukuha po kami ng pwesto para sa bukupay natin. Nay, matutupad na ang pangarap ni Sabel na magkaroon ng sariling tindahan. Ang ganda ng bahay natin, Nay. Ang laki ng pinagbago doon sa lahat nating bahay. Tsaka alam niyo, Nay, ang laki ng pinagbago ni Sabel doon sa mga pictures na pinadala niyo sa akin. Ikaw rin, laki din ang pinagbago mo. Ang laki na ng pinagbago ng simbahan ng Santa Elena, Father.
Dahil yan sa tulong mo, Margaret. Maraming salamat sa mga donasyon mo na galing sa Salvation VCO. Bali, wala naman ng pera basta para sa Diyos at para sa kapwa. Kulang pa nga yun sa ibinigay sa akin ng Diyos na pangalawang pagkakataon para mabuhay. Kaya naman bilang kapalit, tumutulong ako sa simbahan. At balang araw, ang anak kong si Dido ay magiging alagad na rin ng simbahan. Para sa inyo. Para sa akin talaga to? Opo. Uy, naku, may pasalubong pa ako. Salamat, ha? Uy, pabango! Bakit? Mabaho ba ako? Naku, Anton, masanay ka na sa nanay ko. Ganyan talaga yan. Palabiro, taklesa, pero mapagmahal. Totoo. Eh, sa kanya nga ata nagmana yung anak ko eh. Naku, alam nyo, sabik na rin ang makilala si Isabel. Ah, bago mo siya makilala, pwede ba makilala ka muna? Nasaan ang pamilya mo? O baka naman meron ka ng asawa dati? O kaya meron kang girlfriend na tinatakasan? Sigurado bang wala ka anak sa iba, ha? Nay! Bakit? Single pa po si Anton. Taga Maynila po ako, Nay. Pero tubong Bulacan po yung mga magulang ko. Nag-iisang anak po ako, pero uli lang lubos na. Yung mga kamag-anak ko nga po, hindi ko na alam kung nasan eh. Kaya eto, nag-iisa na lang ako sa buhay. Hindi na ngayon. Eh, ano ba ang balak niyong dalawa? Magpapakasal kami, Nay. Isabel. Isabel! Isabel! Isabel, sandali lang! Isabel! Isabel, sandali lang! Isabel! Sorry, sorry. Sorry, miss. Isabel? Isabel! 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 Isabel, bakit mo ba ako iniiwasan? Kung sa tingin mo, mali yung ginawa ko. Isabel, patawarin mo ako. Please. Hindi ko na uulitin yung ginawa ko. Pero hindi ko rin maipapangako na hindi kita halikan ulit. Siguro sa panaginip na lang. Kasi mahal na mahal kita, Isabel.